Hi, mga mommies! Again, this is your coach, Alan Raketara, aka Mommy Sesga. And sobrang tagal na nga na hindi ako nakapag-upload ng tutorial video dito. Kahit ngayon, bigla ko lang naisip na mag-video on myself before going to... As of now, kasi wala dito si Kuya, kaya wala akong pinatulog na malaki. Nangyayari kasi kapag pinapatulog ko si Kuya, pati ako nakikip. So, for tonight's video, tonight kasi gabi na nga, matutulog na nga kasi. Ituturo ko sa inyo kung paano tayo pwedeng kumita kay TikTok nang wala tayong nilalabas na pera. And for what I remember, na ituro ko na to sa inyo before. Kaso nga lang, sobrang busy natin sa real estate journey natin. That is the reason why hindi na ako nakapag-upload ng video. Pero as of now kasi, medyo lilo tayo sa real estate industry natin. And momentarily, meron tayong mga pinagkakabalahan. Pero isa sa gusto kong i-pursue din talaga is yung pag-video or pagiging content creator. Matagal ko na rin naman itong gustong gawin and hindi ko lang siya natutuloy-tuloy, kumbaga putol-putol siya dahil sa dami ng gusto kong gawin. At ayun nga mga mamis, ayoko na magpaligoy-ligoy pa. For today's video, ituturo ko sa inyo on how to affiliate on TikTok nung wala pang 1,000 followers ang TikTok. Kasi kung i-check mo yung profile ko, wala pa talagang 1,000 followers ang TikTok kahit sobrang tagal ko na dito sa TikTok. Pero, kung i-check mo yung profile ko, meron na akong, I'm meaning to say, naka-affiliate na yung profile ko kay TikTok. Kasi may makikita ka na doon na showcase wherein you can check products and add to cart. At yun yung ituturo ko sa inyo, mommies. So, kung isa ka sa raketera na katulad ko at gustong kumita na walang nilalabas na pera, this is the right video for you. And please, tapusin mo tong video na to hanggang matapos mo tong video na to. Redundant yan, te. So, kung hindi ka pa affiliate dito kay TikTok at naghahanap ka ng extra income this 2024, trabahuin natin ang pagiging affiliate here on TikTok. So, kung nga pala mga mommies, kung magustuhan mo itong video na to, please follow me. Hindi man ako everyday makapagbigay sa inyo ng tips on how to affiliate here on TikTok, but at least I'll make sure to upload more videos on how to affiliate here on TikTok para sa mga affiliate na katulad ko. So, watch this video until the end para hindi ka na paulit-ulit sa comment section. So first, pupunta kayo kay Play Store or kay App Store. I-download nyo yung TikTok Seller Center at ito yung logo niya. Then once na-download nyo na siya, ito naman yung lilitaw kapag clinic nyo yung logo. So lilitaw dyan, sign up with TikTok, sign up with phone and email. But I suggest, i-click nyo yung sign up with TikTok. And then right after mo maklik yan, meron parang confirmation meron ng gagawin si TikTok Seller Center sa inyo. At ito nga yung sinasabi ko guys, parang confirmation lang na madidetect kasi kung saan country ka located. And as for me, since I'm from Philippines, syempre, i-confirm natin. At once na click nyo yun, actually, ang lilitaw dito is parang yung terms and conditions ni TikTok. Meaning to say, parang agreement lang ng privacy or rules ni TikTok mismo. Pero sa akin kasi, since naka-affiliate na kasi yung TikTok account ko kay Seller Center, ito na yung lilitaw. Pakita ko sa inyo guys kung ano yung talagang lilitaw kasi parang may kiklik kang authorize and then cancel doon sa ilalim. So, ito yung sinasabi ko kanina, guys. Sinakpan ko na lang na mukha ko yung profile. Pero basically, once na-clinic mo yung sign up with TikTok and then you confirm yung country nyo, ito yung lilitaw. Ito yung parang rules and regulation ni TikTok para iwas violation ka. So, basahin nyo na lang lahat yan. And then, sa baba, i-click nyo lang yung authorize yan. Nakikita nyo yung color red na button. I-click nyo lang yan. So, disclaimer, guys. Once naka-log in yung TikTok account mo sa phone kung saan mo i-download si Seller Center is... madidetect niya automatically yung TikTok account mo. So, after nyo i-click yung authorize, ang dilitaw naman dyan is you need to complete signing up by adding your phone number. Hindi ko na lang siya na-screenshot, kaya sinabi ko na. Tapos, once na-clinic nyo yung send code, magsasend yan ng code sa inyong phone number at kailangan nyo lang i-enter dito kay TikTok. After nyo ma-enter yung code, mapupunta naman tayo sa part na to. So, parang ito lang yung shop preference mo para makapag-start ka ng affiliation dito kay TikTok. Before, guys, way back 2022 to 23, ang makikita mo lang dyan is yung individual tsaka corporate. Pero ngayon, 2024, makikita mo dyan is individual, sole proprietorship, corporation, and partnership. Yan, ang dami natin. Pero since kasi ang gusto lang natin is affiliate, ikiklik lang natin si individual. Then, right after mo i-click si individual, scroll down mo siya at ito naman yung lilitaw na kailangan mo i-fill. Fill out nyo lang kung anong gusto nyong pangalan ng shop nyo. And you don't need to worry guys kasi kahit anong pangalan ang ilagay nyo sa shop name nyo, hindi naman magbabago yung pangalan nyo kay TikTok. So ganun lang siya kadali guys. Kapag ni-scroll down nyo pa, self-explanatory na lang yung kailangan nyo i-fill out at sagutan dito kay TikTok Seller Center. So ngayon sinasabi ko sa inyo kanina guys, nalilitaw kapag ni-scroll down nyo right after nyo i-fill out yung shop name nyo. So on this part, kailangan nyo lang mag-submit ng any valid ID or any government ID para ma-verify ni TikTok na para sa inyo talaga tong shop na to. And by the way guys, these are all the IDs that you can use on how you can apply affiliation on TikTok.
But just in case na student ka pa lang and below 18 years old ka pa lang, so meaning to say wala pang valid IDs para magamit mong affiliation kay TikTok. Meaning to say, hindi ka pa pwede mag-affiliate kay TikTok. So kailangan mo muna mag 18 years old and above para makapag-affiliate ka kay TikTok. You just need to make sure din guys na yung ID na isasubmit mo kay TikTok is clear enough, lahat ng information, readable lahat. Then once na clear lahat yon at readable, mapuproceed naman kayo sa part na to. So you just need to fill out everything just like your personal information. So right after nyo i-fill out lahat ng information na basic needed, na makikita din naman ito sa ID nyo, scroll down nyo lang at ito naman yung lilita. So on this section naman, madidetect naman ni TikTok kung ano yung phone number mo at email address sa TikTok account mo. Parang additional contact information mo lang ito. Then once everything is complete, scroll down mo lang and then click on submit sa baba. Then after that, yung next window na lilitaw is parang confirmation lang or review ng mga lahat ng details na na-enter mo kay TikTok. Which is, hindi ko na doon na screenshot kasi multiple accounts na ang mga nagawa ko just for the review and upload ng mga tutorial videos kay TikTok. So ayun, once na natapos mo na, na-complete mo lahat ng information, you just need to wait, I think, 5 to 10 minutes para sa result kay TikTok kung na-approve ba yung affiliation mo or not. Ang makikita nyo kasi right after confirmation is parang dito sa taas yung verify information, parang nasa verification process yung TikTok nyo para ma-approve kung makakapag-affiliate kayo kay TikTok or not. Actually guys, yung mga instances lang naman na hindi na-approve yung ating TikTok account to affiliate is because of the information na ating fill out and also because of the IDs na ating sinubmit kay TikTok. Meaning to say, kapag yung ID natin is not clear at hindi siya nagmamatch sa information na fill out mo kay TikTok, hindi tayo ma-approve. Meaning to say, hindi yan mabe-verify ni TikTok kapag missing information or parang misleading information yung mga binigay nating details kay TikTok. But just in any case na hindi kayo na-approve sa inyong first try, you can go ahead and try again and try again and then try again until you success, char. Then after a few minutes, makikita mo na yung result niyan doon sa notification tab. At the same time, makaka-receive din kayo ng email notification kung na-approve pa yung application nyo or not. And unfortunately, dahil nga medyo putol-putol ang pag-upload natin ng mga tutorial videos dito kay TikTok, hindi ko na rin makita yung email na yon na na-approve yung TikTok account. So dun sa bell notification, makikita nyo kay TikTok seller account, ang makikita nyo lang doon is yung your shop has been approved, something like that. So meaning to say, just like on YouTube, makikita nyo dun sa notification lahat ng mga messages or para ma-notify kayo kung ano ba nangyayari sa account nyo, kung meron bang bagong nag-notify sa account nyo or meron bang bagong subscriber. It's just the same thing here on TikTok. So sa notification tab, makikita nyo kung na-approve ba yung shop nyo or hindi siya na-approve. Kapag na-approve siya, i-congratulate naman kayo ni TikTok kapag na-approve kayo. Kapag naman hindi kayo na-approve, sasabihin naman ni TikTok kung ano naman yung reason on why your shop has not been approved. But you don't need to worry guys because you can make changes and you can reapply again to affiliate on TikTok. So kapag na-approve naman na kayo, congratulations guys kasi ito sa profile niyo na to, katulad niyan sa akin yan, sa aking profile niyan, makikita na kayo ng yellow bag or yellow basket. Congrats. So guys, ito na yung shop ko. I-click niyo lang yung basket sa profile niyo and then para makapag-add naman tayo ng products, i-click niyo yung TikTok shop. So, ayan guys, once na naklik nyo yung TikTok shop, ito naman yung lilitaw sa inyo. So, makikita nyo yung product marketplace dito sa lower left corner ng screen nyo. I-click natin si product marketplace. And then from there, tada! So, here dito sa product marketplace, dito nyo makikita ang lahat ng product na gusto mong i-add sa shop mo. At the same time, ito pa yung maganda kasi makikita mo lahat ng pwede mong kitain o pwede maging commission sa kada benta na magagawa mo kay TikTok. So, para ma-add nyo yung product na gusto nyo i-add sa shop nyo, i-click nyo lang yung add button ng product na gusto nyo i-add sa shop nyo. So, ganun lang siyang kadali, guys. O, di ba mga mami, sobrang dali lang. Kahit na wala pang 1,000 followers yung TikTok account natin, is pwedeng-pwede tayong makapag-affiliate dito kay TikTok at pwede tayong kumita ng wala tayong nilalabas na pera. So, I hope may natutunan ka sa...